Hi guys, magandang hapon. Ayan, nandito na naman tayo sa labas namin dahil ang dami nagbimisit sa akin. Gustong gusto nila magtinda pero hindi pa daw nila alam kung alin yung mga bibilihin nila. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga bibilihin nyo. Dito kami ngayon sa Binyan Commercial. Ano pangalan? Bagong Binyan Commercial. Yun, bagong Binyan Commercial. Dito kami guys, namimili ng mga gamit namin. Mga payong, kalan, timba. Tapos na payong, wala lang stock. Wala na lang stock ng mga payong. Ito yung malalaking payong guys. Anong sukat? Anong size nito? Size 60, bilog. Size 60 na bilog. Mm. Ito naman yung kudrado. Mm. Ito naman yung kudrado. Anong size niyan? 70. Size 70. Mm. Yan, napakamura lang dito. Dito kayo mamimili kung taga-Binyan kayo. Marami dito mga cabinet. Ayan, mga Euratix pa. Oh. Ayan, dami. Ayan, dito rin kami namimili ng mga heavy duty na kalan. Ayan, dami. Oh. Mamimili lang kayo. Dito lang yung sabi ng Trimix. Sa may tulay. Ayan pa, dami nilang stock. Oh. Mga styro, ayan. Ayan, napakadami. Oh. Mamimili ka lang dyan. Oh. Ito lang yung binili namin kasi nakabili na kami ng payong. Dito rin kayo makabili ng mga lagay ng sauce ng siomay. Sauce ng mga fishball, ayan, madami. Tsaka mga sandok. Ayan, ito yung mga tong na maliliit. So una, bumili kayo ng tray na ganito. Ayan, hanguan nyo yan. Tapos, kung wala ka pa namang budget, pwede kang bumili ng ganito sa hardware. Itong screen na to, is pwede mo itong ilagay dito sa pinaka tray. Ayan guys, ayan, binigyan ko lang kayo ng sample ha. Pwede kayong bumili ito sa hardware na ano, yung screen na ginagamit sa mga pinto, pwede nyong gawin ganyan para hanguan nyo. Pero kung may pera lang din naman kayo, pwede naman kayong bumili ng ganito na screen na stainless para hindi siya dumihin. Para ipapatong nyo na lang dito sa tray nyo. Ayan, pwede kayong bumili ng dalawa para dalawa kasi yan dito. Pero kung walang-wala pa din naman, is ito is 20 pesos lang to. Yung tingi niyan. Tapos ayun, bumili din ako ng kawali ito. Ayan. Na bago. Sakto lang din doon sa kala natin sa loob. Ayan, ganyan. Tapos ito guys, bumili din ako nitong strainer. Tsaka itong timba na bago kasi ito taktakan ng niluluto niya. Ayan, gumawa ko ng sabitan. No? Ayan. Ayan, ganyan lang. Sample. And then, paghalo mo dito, diretso doon yung mga latak. Ayan, nakasabit lang yan dyan sa kanto. At ito guys, nakikita nyo naman to yung ginagamit sa mga kanti na stainless. Tinanggal ko yung tangkay. Lagay ng stick dyan sa taas. Ito, lagay ng suka, nandun sa unahan. Isa lang kasi hindi naman kami gumagawa ng sauce. At ito naman guys, yung lagay natin ng basang harina. Ayan, dito din siya nakalagay. O, ayan, sakto lang yan dyan. At yung gasol natin nandito. Ayan, pwede pa kayong maglagay ng tray sa ganito. Ayan, isisend ko sa inyo yung suka at yung mga interesado. Tapos siyempre, ito namang ginawa kong bilog dito. Lagayan natin ng Aqua Plus. Inuma natin yan, oh. Sana all. Tapos, bumili din tayo ng planggan na lalamasan natin ang ating mga paninda. Ayan, oh. 95 pesos lang sa Nobo. Shoutout dyan sa mga vendor, guys. Napakamura sa Nobo ng stainless. So ito, bumili din tayo ng bagong gunting, guys. Ayan, panggupit dun sa chicken skin. Kasi sobrang lalaki ng chicken skin na nabibili natin. At so ayan, ayan ang magiging forma niya. Pag kumpleto na ng gamit, mga lodi. Ayan, na-excited na ako magtinda kasi malapit na magpasukan. Nakaka-excite magtinda, grabe pag ang ganda ng cart mo. Ayan, ako lang gumawa niyan guys, ayan. Napakaangas niyan, no. At so ayan guys, gagawa ulit tayo ng recipe natin ng suka dahil yung iba hindi nila nakikita yung video natin. Siguro naipit na yung video, kaya gagawa ulit tayo ng panibago.